what's with the word new? Di ba? Kasi when we say new, talagang dapat may bago dyan. Tingnan natin. Isa-isay natin yung mga bagong sinasabi ni Speedone. Ano? Hello, what's up, mga kasipa? Oh, di tayo nubuha. This time, yan naman tayong bagong i-unbox na inilaw sa atin ni Velocity! Punch up! Isa kaya tayo mga nakakuha ng mga free item for unboxing para sa ating channel, no? Ito kasi ano to eh, meron tayong nakaraang ganito na Speedone Soldier din, no? Pero lumang model yon. Ayan. Ito yung 2020 model or the new model of the Speedone Soldier. Ayan. Ano ba yan? May maingay dyan. No. Bali, bubuksan natin ngayon ito para makita nyo yung difference from the previous version. Ano? Kasi nakita ko nag-post dun sa Facebook page ni Speedone Soldier. Meron siyang Facebook page na nalagay natin dun sa link. Ano? May mga tanong dun kung ano yung difference mula sa old at saka sa new. Ano? Papakita ko na lang sa inyo kasi syempre hindi naman tayo masyadong technical sa kaya. This video will be more on the visual aspect of the difference between these two versions of the Speedone Soldier. Oil slick to ah! Hindi naman ating masasabing favorite na kulay kasi kulay blue ang ating ano, tema ng TTbok! Blue yun eh. So, pero ano siya kasi colorful. Yan yung ating colorful na specs niya. So, maraming naiintriga dyan. Maraming gustong magkaroon ng ganyan. Ano? This channel will help you decide kung talagang magugustuhan niyo ba ito physically or kasi wala naman tayong review pa nito. Eh, no? So, again ha, emphasize ko, iba yung unboxing at saka review, no? When we say review, ginamit, binakita yung mga experience, or kung ano man na meron doon. This is just plain unboxing. Basahin natin yung mga nasa, nakikita rin sa loob ng box, ano? Okay? So, mamaya kasi, review ng review, hindi naman kasi nga review to eh, unboxing nga lang. sige, simulan natin at napahaba ang ating intro, baka maklikbait na naman kanya. Okay? Let's go! Okay. Ay, parang sa box eh, wala akong nakitang difference from the previous model. Ano? Okay? Ayan. Sa specs din, wala rin tayo masyadong nakita dun sa previous model na pagkakaiba dun sa nakasulat sa box. Ano? Yung model, the material na ginamit dun sa, ano, tsaka yung sa axle na ginamit. Material na sa axle na ginamit. Dun sa sizing or the space, the hub space, tama ba ako dun? Sa front at sa rear, which is just a standard size. Sa front, which is 100 only, at sa 135 sa rear side. Spoke holes, so the number of holes is also 32. Cassette body is AL7075. / T4 minus T6 is T2, tama ba? Sinabasa ko lang, di ko lang kung gano'ng ibig sabihin. T4 minus T6 na yan. Hindi pa tayo masyadong ano dyan. And yung bearings niya is Taiwan NBK. Ganun din doon sa previous ano, ganun. At yung color niya is as usual, no? Colorful or what we call oil slick na naman! Okay? So much more out of the box. Bale, ito na ulit ang ating buksan na natin. Makaka-intriga na kasi magkaiba na pareho ng model, ano? Pareho ng name. Pareho ng kulay. Pero may pagkakaiba. Kasi nga, new eh. New yung pagkakagamit. So, what's with the word new? Di ba? Kasi when we say new, talagang dapat may bago dyan. Tingnan natin. Isa-isay natin yung mga bagong sinasabi ni Speedone. Ano? Oh, mamaya na natin pala ipakita yung hub. Tignan mo natin yung mga attachments na kasama. Attachments na nasa hubs. Ano? Attachment na kasama ng hubs para mong redundant na. Attachments na nasa hub. As usual, siyempre, para magamit mo yan, meron niyang
skewers for the front and rear na skewers. Okay, ayan, oh. Hindi ko tanda yung sa previous kung ganyan din ang itsura eh. Ganyan ba itsura? Yung skewers, hindi ko tanda eh, no? So, baka iba. Sa skewers, makikita natin na hindi ko tanda kung iba o ano eh. Siyempre, tignan ko kung tignan nyo sa previous video ng luma kung magkaiba nga dun sa skewers pa lang, ano? Skewers pa lang. So, tignan nyo yung orientation ng pagkakabit, ha? Para sa ating mga newbie dyan, no? Ganyan yung pagkakabit, ha? Para kung one time maka-experience kayo ng pagtatanggal ng skewers sa ating mga newbie, at least alam nyo orientation ng springs, tsaka orientations ng kung ano-ano pang itsura ng ano-ano. Sa end ng skewer, kung baligtad, yung malapad yung sa malapit sa tread or hindi, no? Ito pa yung kanyang tawag dito. End cap adapters para sa ano, sa conversion para maging true axle siya, no? No. So, yun, kita-kita nyo, lalapad yung axle, ano? Kasi nga, sa skewer type, napaka-nipis. Sa true axle, tignan mo naman ang taba. So, more on the heavy duty side use of the hub. So, kung gagamit ka ng mga bagong frame, might as well mag-true axle ka na rin, ano? Ayan yung font, ano? Maganda yung pagkakaiba niya, ano? Iba sa style pa lang, medyo iba na doon sa previous. Eh. Noong nakaraan, medyo parang hindi ganito ka, ano, eh, kaklase tignan. Eh. Klase, social. Parang medyo mas define ng konti yung coloring pagkaka itong bago na to. Ano? Mas pogi yung tignan compare sa dati. Ano? Ayan, ano? Kaya na mag-decide kasi syempre akin naman eh sa akin ha, personally mas maganda siya ngayon kumpara dun sa dati, ano. Ayan. Naikot-ikot ko na para lalo nyo makita, ano. Ayan yung syempre tayo naman eh ayan, no. 32 holes yan, ha. Tsaka yung kabitan ng rotor 6 holes, ang tawag doon. Basta yung sa kabitan ng rotor, ano yung 6 volts. Yan, 6 talaga. 6 volts. Ayan yung kabilang sides niya. Ano? Sides, kabilang side niya. Hinihila lang yan, ha? Para, ano, mapalitan ng kit or end caps para gawin yung true axle lang yung axle, ano? True axle, lang yung axle. Tama. Okay, baligtad. Yan! So, okay. Mas maganda siya compared talaga sa previous model. Yung isa kong una kong napansin dyan, ha. Mas maganda yung details, mas classy yung dating. Hindi ko alam sa price, ha. Kasi syempre, price may vary depending sa shops or... Syempre, ano pang hanapin mo? Mas bago na, di ba? Wala ka naman hanapin pa yung mas luma. No? Ito na yung ano. Okay? Depende sa shops or depende sa discounts, ano? Siyempre, pa kung binanggit mo yung TTbok doon sa velocity, baka bawasan ka pa. Yeah! Baka lang naman, di ko sure ano. Siyempre, kaya ko ito binili kasi pinunod ko kay TTbok eh. Yeah! Ayan, ito naman yung rear hubs na matagal nating inaasam-asam palagi kasi nandyan yung ano, yung tunog mayaman. Mamaya, ayan natin yung ito yung mayaman na yan. Okay, kita-kita mo. Iba nga siya doon sa previous hubs na medyo, tingin ko, medyo na kung mainom mo. Ayos lang yung ganito talaga. Ayan, okay, yun yung ataw dito. Okay nga, mas detailed, mas spooky siya compared sa previous model. Speedone Soldier. Medyo kalat, parang kalat nga yung magpagkaka yung Speedone doon na ano eh, no? E dyan, medyo solid ang dating. Yun. Ayan. Ikot. Lagi nating kaya na natin ipakita sa inyo, hindi tayo masyadong technical. Eh. Ayan. Mga ulit yan, 6 volts para dun sa rotor. Siyempre, pareho naman dapat yun. Ang naman, naka, ano ko sa kabila, hindi, ano, JJ mo ka. Ayan, yung, tawag ito, prehab body, ano, pero speed yung nakalagay, ano, pero alam ko, pwede naman ata dyan from
8 to 11 katulad ng previous model, ano. Kasi tawag dito. Kasi ano yan eh, tawag dito, Shimano prehab naman eh, hyperglide na Shimano prehab. Pwede naman dyan yung mga lumang, sa mga lumang prehab na Shimano from 8 to 11, ano, tsaka yung mga iba pang series ni SRAM, tsaka yung lumabas na SX ngayon, ano, SRAM SX, hindi ko sure yung hanggang kasama yung NX, ano, SRAM NX, pababa, ano, kasi after that, di na kasha, iba na yung spline na ginagamit doon, ano. Okay, tulad nung nakalang video ko, XD na yon, baka XD na yon, tapos sa Shimano naman, sa 12 speed naman is micro spline na, so, iba na yon, ano. Kulang muna tayo sa standard na prehab spline ng prehab. Ayan, tinanggal ko yung sinubukan kong hilain, hindi ko mahila yung likod ng prehab body kasi ginagamitan para siya ng Allen wrench. Nakalimutan ko yung size. Gagamitan siya ng Allen wrench. May thread siya. Hindi kato, yun yung isa sa pagkakaiba dun sa previous model, ano, tawag dito. May thread siya. Hindi siya basta mo lang hilain para matanggal yung ka-end cap nung anong prehab body para makita mo yung mga pawls or for maintenance purposes, ano, may siyang thread. Yan yung natanggal ko na siya, ano, nagamit ako ng Allen. Hindi ko na video yan, nalimutan ko, pero ayan, yan yung thread. Kita-kita niyo yung thread, ano, kailangan mo ng Allen wrench. Konting huwag lang, masyadong ano kasi plastic yan eh, huwag kong masyadong malikot ang kamay, ano. Although may certain torque na requirement dyan, hindi ko lang, hindi naman nakalagay doon, wala naman tayong torque wrench para may ano pa yung ano yung torque. Ano lang, gamay-gamay lang, huwag masyadong malikot ang kamay, ano. So nahila ko na siya, then papakita ko sa inyo ngayon yung pawls. Pawls ba? Pawls, whatever. Ayan na, nabuksan na natin siya. Yan! So, ayan, makikita nyo, medyo kakaiba nga siya, yung bearing din niya, yung pawls din niya, may iba pang kakaibang spring, oh. Hindi ko alam tawag yung ganyang style na yun, eh. Bahala na kayo. Pero, ano siya, iba dun sa mga usual, usual spring na nakikita ko. Para may protection pa siya para hindi agad basta-basta mag-eject yung spring. Ayun. Ayun yung, ayan, meron pa doon sa gilid. Bukod pa rin sa loob. Meron pa doon sa gilid. Kakaiba nga siguro. Kakaiba nga doon sa previous. At sa iba pang hubs na, ano, iba rin. Ito mo, spring, meron pang ganun. Ayun. Oh, side view. May side view pa, ha? Umay ka na dyan. Pag di ka pala nakita yung pagkakaiba niyan, ewan ko na lang. Oh, ha? Tsaka doon sa previous ata, hindi ko naman natanggal yan. Ano. Hindi ko maalala. Tanggal ko ba yun? Ayan. Okay? Oh, yan yung ratchet niya, no? Hindi ko na nabilang. Hindi kasi naka-indicate doon sa'yo. Pero usually, hindi ko sure kung 150 yan or something. Hindi ko nabilang yung number pa ratchet. Para sa angle of engagement, no? So, katulad ng discuss natin sa nakaraan, yung angle of engagement may depend on the number of ratchets. Kaya lang, may factor din siguro yung number of pawls doon, no? Hindi naman kasi ito ratchet type, eh. Ayan. Ayan. So, binalik na natin. Ayan natin yung sound check natin, ano? Yun ang pinaka-importante natin dyan, eh. Sound check. Ayan. So, nigpitan ko na, ano? Hand tight lang, ano? Hindi ko masyadong, ano? Plastic lang yan. Hand tight ko lang. Ating, malupitang sound check! Ah! 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 Ah!
Boses ko yun, ha? Okay. Pare, siguro naman eh, nakita nyo na dito yung mga major or minor major differences from the previous model ng ating Speed One Soldier, no? Okay, physically, itakita na natin yan. Videologically, dahil pinakita ko na sa ating video, no? So, that will be all for now, kasi pa marami pa tayong pupuntang bike shop at mga item na kukuha niyo sa mga bike shop na yan para magpakita sa inyo, no? Kasi kailangan natin sipagan yan para sa ekonomiya natin yan. Okay? Shoutout nga pala sa ating kasipa na si JR Andres. Isa nga rin pala siyang mekaniko sa Velocity Bicycle Shop. JR Andres, alam ko tatahi-tahimik lang dyan. Gusto mo na magpa-shoutout, patagal na naunahan ka tuloy ni Glenn. Nice lang. Okay. Maraming salamat palagi sa support nyo sa aking pangulit dyan. Ano? Siyempre, si Jessa, maraming salamat din kay Brad Arvin. Tsaka si Ian nga pala, ating special shoutout ang iyong, ano. Pero sa ngayon, ang ating special shoutout ay si JR Andres. Ano? Shoutout sa iyo, JR Andres. And, keep on kicking!